Yun mga ka-Shopee, ang ating mapag-uusapan ngayon is paano ba mag-process ng for pick-up. Ibig sabihin, kapag may order na sa iyo yung mga client nyo, mga customer nyo, ang product ay ready na. So, ang gagawin po natin ngayon is for pick-up siya. Ibig sabihin, may pupunta sa bahay, na taga courier, JNT man yan, Express, or ano ba mga partner yan, Ninja Van, Ninja Express, kung ano naman yan. So, sila yung pupunta sa bahay. So, ang gagawin nyo muna, kapag na-order, yung order is confirmed na at na-chat mo na si client, kung may pagkakataon kang chat si client, i-chat mo siya, lalo na kung medyo matagal na yan bago mag-prepare. Pero kung halimbawa, ko-order pa lang yan ngayon, kinabukasan, is na-prepare muna. Ako minsan, hindi ko na sa chinachat. Pero pag may pagkakataon, chinachat ko pa rin sila. So, ang gagawin po natin is, i-confirm lamang po natin sa computer, sa Shopee, ang delivery. So, ang gagawin lamang po natin i-arrange lamang po natin ang shipment at ipili po tayo ng date kung kailan po ipapapick up natin sa partner courier natin. So, mayroon pong araw, usually, pag patak ng alas 12 pababa ng ating gabi, kinabukasan pwede mo siyang i-schedule. Limbawa, alas 11 ngayon ng gabi, pwede mo siyang i-schedule kinabukasan. Make sure lang na naka-prepare na yung iyo pong product. Limbawa, ko sa akin, order ng client ko is naka-prepare na. So, pwede ko na siyang kagabi pa lang is in-schedule ko na siya ng for pick up today. Tapos ang gagawin po natin, dati po ang nagpi-print ng way bill, nagpi-print po ng tracking, nagpi-print po ng delivery receipt ay si Shopee. So dinadala po 'yan sa iyo kasama na ng may package pa. By the way, pag pumunta kayo sa courier. 'Di ba sa amin sa JNT? May dami, pag pumunta kayo sa JNT, di kaya pag pumunta sa JNT, pwede na kayo manghingi ng packaging para iaayosin mo na, ididikit mo na lang. Okay, balik tayo doon sa waybill. So, ang gagawin mo is ipiprint mo kasi dati si Shopee yon, si Shopee or si Courier, si JNT or sino man yon. Ngayon, tayo na yung magpaprint. Okay, so ang ginawa ko is niready ko na siya, pinaprint ko na ngayon sa computer shop. Pwede naman sulat kamay. Isulat yung may malang anong details na nakikita mo doon, kanino, saan, waybill number, tracking number. At yun ang didikit mo dito. Halimbawa, notebook lang yan, di kaya bond paper. So ngayon, meron naman printer na malapit dito sa amin paprintan. Medyo maano siya, mura lang siya. Pinaprint ko na po siya. So in-email ko na doon sa kanya at pipikapin ko na lamang po siya ngayon. So pupuntahan ko po siya maya-maya ng konti. Pagkatapos noon, gugupitin mo siya. Siyempre kasi hindi yun nakaporma. Maliit lamang po, siguro mga 5x4 lamang yung ano nun, gugupitin mo lang siya, mamaya papakita ko, tapos ididikit mo siya dito para pagdating ni delivery partner courier is iabot mo sa kanya. Okay, so pupuntahan muna natin ngayon doon sa aking pinapinitan, sana bukas na sila. Ayun, mamaya papakita ko siya kung paano gagawin. So ganun, dati kasi si JNT o di kaya sinamang courier yung napiprint eh, ewan ko but ganun is binigay na ngayon kay business person, kay seller. So siguro less na part nila, less ng trabaho, less din ng gastos syempre. Ayun, so yun, naging boarding niya ng ibang ano kasi lalo na sa ibang mga lugar, walang mga printer, yung iba kasi sinusulat na lang. Tapos printing magkano pa gastos ka ng 10 pesos, 20 pesos. Ito kasi mura lamang. Kaya okay din dito. Piniprint ko na lang. Pero pag mahal yan, susulat kamay ko lang. So, pupuntahan ko na maya-maya konti at isasama ko kayo doon. Ayan, so pupuntahan na po natin. Papagawa kami ng bahay ngayon. Ayan, so pupuntahan na po natin yung pinaprint. Si Kuya. Yun, yung sinasabi kong waybill, ito po yun. Ayan, so ito yung nakikita mo sa computer kapag iyon na pong i-confirm. Ngayon, pinaprint ko na siya at ikakot na siya mamaya. Dito ako napaprint sa sip shot. At yun nga, nakuha ko na yung aking pong ayan, yung tracking number para sa isang package na to. So, meron pa akong ibang mga tracking number para sa ibang package din. So, ito. Ayan, nakuha ko na siya. Ang gagawin ko na lamang is ikakot ko na lamang po siya. Okay, so ikakot ko siya and ididikit ko na po siya. Dine. Sabi ng mga Batanggen nyo. Dine. Dito. Ay, isa pa pala, isulat nyo rin sa labas ng gamitan nyo ng permanent pen yung tracking number at saka waybill. Dito.
Kasi minsan daw nabubura ito eh. Parang lumalabo. Parang pag nagmo-moist, nabubura daw din kasi ito. Ito, yung papel na ito. Ayan. So, isulat nyo daw sa labas ng... Ayan, sa labas dyan. Permanent pa siya magagamitin. Okay? So, tapos, sa loob, may nilalagay ko ng mga ganito. Sayang kasi yung space eh. Ito, mga thank you, Kemelu, mga thank you, ganon. So, appreciation sa kanila sa kanila pag-purchase sa'yo. Okay, so, ikakat na po natin siya. Dikit na po natin siya dito. At bubuhin po natin siya ng tape para hindi po siya ma... basa. As much as possible is buhin natin siya ng tape para hindi siya basta-basta makukuha, matutuklap. At if ever man nagkaroon ng ulan tapos nasa labas to, just in case lang sana, wag naman, is hindi siya mababasa. Okay? So, tape lang po natin. Of course. Ta-da! And I'm done! So, ready na po siya. Hihintayin ko na lamang po si rider mamaya para pag-pick up nito. Okay, so it's secure. Naka-box po yan. Kasi may pagka-delicate yung nasa loob. Okay, so hihintayin na lang po natin na dumating mamaya si Ryder. Pag dumating mamaya si Ryder, sana makuha ko ng video kung paano kukunin. Sana lang. O kung sino man may iwan sa bahay, sana makuha ng video. Kahit yung pagtanggap niya lang. At, yun. Ayun, nandito na si Kuya. Kuya JNT, nandito na. Pipikapin na yung ating pong. Ayan, kinuha na ni Kuya. At yun, itrace mo na lang mamaya doon sa JNT website. Sa app. Pati sa Shopee. Thank you. Kala ko naligaw ako, yung panubahay mo. Magawa kami. Thank you.